We also have Rey Conmigo, who focuses on his abstract cubism work that showcases the style of flora and fauna. His works focus on calming, relaxing earth tones. Nag-start kasi ako mag-art since ano pa ako, bata pa ako. Pero na-impluensyan ako ng comics kasi uso sa panahon noon yung comics, diba? Tuloy-tuloy yun hanggang sa nag-high school ako. Then nakikita ng mga teacher ko na medyo marunong ako sa ano, nilalaban nila ako sa competition, lalo sa art sa school. Then hanggang college. Then after pagdating ko ng college, gusto ko sana mag-fine arts. Kaya lang problema, ayaw naman ng mother ko kasi daw, marunong ako naman ng mag-drawing. Bakit kukuha ka pa ng fine arts? Mas maganda kung kunin mo ibang kurso. Kasi kung hindi ka magtagumpay sa kursong kukunin mo, pwede ka bumalik sa fine arts. Hindi naman ako nakatapos din ng college. Kasi iba ka kurso. And once na ano, nagkaroon kami ng talyer, ako yung namamahala doon sa talyer, parang business namin nung kasama ko. So na-meet ko naman itong mga artist na sila Hermes Alegre, Loreto Racuya. So siyempre ako yung kausap nila doon sa shop. Then one time nakita ko sa may kotse nila, may nakita ko drawing. Eh. So masyado ako na ano doon sa drawing. Eh. Sabi sa akin, Rey, mahilig ka ba mag-drawing? Sabi ko, oh, yun nga ano ko eh. So doon ako nag-umpisa, 1998. So yun, simula noon hanggang sa napasali na ako sa grupo-grupo ng mga artist. So, nung naging artist na ako, tapos pumasok nga ako dito kay sa art circle, una kong pinakita yung mga style comics na drawing ko. Pero nasa canvas na siya, halimbawa, yung sabungero, lasinggero. Nung pumasok ako dyan kay Sir Pipo, sabi ni po sa akin, kailangan medyo ano, i-convert mo yung ano, yung ibon tsaka yung ano, yung dako. So yun, parang tinakay ko, umpisa. Nagustuhan naman nila. So hanggang doon, nag-umpisa na ako. Kaya doon na nakilala yung trabaho ko na. Pag once nakita nila, ay, say, ano yung Rey Conmigo. So, nangulogan, meron na akong identity sa art. Sa totoo lang, ang art naman kasi sa totoo lang, wala namang batas din yan eh. Ilalabas mo dyan yung saloobin mo. Kung yun na talaga, di ba? Eh kahit na sabihin natin, pangit yung trabaho mo. Pero once na nakita naman ng iba na, oh, maganda to. Tapos pinapreman, doon lumalabas yung art eh.